Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Health 3, Quarter 4, Week 3. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay mga paraan sa pag-iwas sa sakuna. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na malalaman mo ang tamang paraan sa pag-iwas sa sakuna kung nakasakay sa mga sasakyan o kung ikaw ay isang pasahero. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga paraan ng pag-iwas sa sakuna. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang wastong pagtawid sa kalsada. Sa araling ito ay tatalakayin naman natin ang tamang paraan ng pag-iwas sa sakuna kung nakasakay sa mga sasakyan o kung ikaw ay isang pasahero. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba, ang larawan A at ang larawan B. Ano ang nakikita mo sa larawan? Magaling! Ang dalawang larawang ito ay nagpapakita ng pagsakay ng mga pasahero sa pampublikong sasakyan o sa jeep. Ano ang kaibahan o pagkakaiba ng dalawang larawan? Magaling! Ang larawan A ay nagpapakita na hindi tama ang pagsakay sa pampublikong sasakyan dahil sila ay nagigit-gitan at naguunahan na sa pagsakay. Samantalang ang larawan B naman ay nagpapakita ng disiplina sa pagsakay sa pampublikong sasakyan dahil sila ay nakapila ng maayos at may social distancing. Alin naman sa dalawang ito ang sa tingin mo ay mas ligtas na gawin ng pagsakay? Ang larawan A ba o ang larawan B? Magaling! Ang nagpapakita ng mas ligtas na gawin sa pagsakay ay ang nasa larawan B. Dahil ang kanilang pagsakay sa jeep ay nakapila ng maayos at isa-isa lamang ang pag-akyat dito. Alin naman sa dalawa ang hindi ligtas na gawin ng pagsakay at pagbaba? Ang larawan A ba o ang larawan B? Magaling! Ang hindi ligtas na gawin sa pagsakay ay ang nasa larawan A. Dahil ang kanilang pagsakay sa jeep ay walang disiplina at nag-uunahan sa pag-akyat sa jeep, kaya ang larawan A ay mali. Ang bawat pasahero ay kailangang maghintay sa paghinto ng sasakyan sa itinalagang lugar. Dito rin makikita ng mga tao ang simbolo para sa kaligtasan sa kalsada. May mga wastong gawing pangkaligtasan kung sumasakay at kung bumababa sa isang sasakyan. Narito ang ilan sa mahalagang impormasyon na dapat nating alamin. Tandaan at isabuhay ang mga ito upang maging ligtas tuwing sumasakay, bumababa at tumatawid. Una, ang simbolong ito ay loading and unloading zone. Ito ay nangangahulugang tamang lugar upang sumakay at bumaba. Pangalawa, ang simbolong ito ay no loading and unloading. Ito naman ay nangangahulugang nagbabawal sa pagsakay at pagbaba sa lugar na yon. Pangatlo, ang simbolong ito ay keep right. Ito ay nangangahulugang manatili sa kanang bahagi. Pang-apat, ang simbolong ito ay no U-turn. Ito ay nangangahulugang ipinagbabawal ang pagliko pabalik o walang likuan. Panglima, ang simbolong ito ay bawal tumawid. Ito ay nangangahulugang ipinagbabawal ang pagtawid sa lugar na iyon. Ang mga babalang ito sa kalsada ay mahalagang sundin upang maiwasan ng anumang disgrasya o aksidente. Ang pagsunod sa mga babalang ito ay nakakatulong din upang maging maayos ang daloy ng trapiko at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kalsada.
upang maiwasan ang sakuna ay gawin ang mga paraan ng pagsunod. Ngayon naman mga bata ay dumako tayo para sa unang pagsasanay. Masdan ang mga simbolo para sa kaligtasan sa kalsada. Una, ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Magaling! Ang simbolong ito ay nangangahulugang tamang lugar upang sumakay at bumaba. Pangalawa, ano namang ibig sabihin ng simbolong ito? Magaling! Ang simbolong ito ay nangangahulugang nagbabawal sa pagsakay at pagbaba sa lugar na iyon. Ngayon naman mga bata ay basahin natin ang isang tula. Ang pamagat ng tula ay Kaligtasan sa Kalsada ni Aidena L. Nuesca. Kaya nating maging ligtas sa kalsada kung masunurin tayo. Walang hindi magagawa. Lahat ay makakaya. Disiplina lang ang kailangan. Kung naghihintay, nag-aabang o sasakay. Tuntunin sa trapiko ay sundin. Aksidente ay maiiwasan at mababawasan. Kung tayo'y magiging masunurin at disiplinado, kaligtasan sa kalsada ay makakamtan. Ngayon naman mga bata ay gawin natin ang pagsasanay bilang dalawa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa tulang binasa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang katanungan, tungkol saan ang tula? Magaling! Ang tula ay tungkol sa kaligtasan sa kalsada. Pangalawang katanungan, ano ang dapat nating gawin upang maging ligtas sa kalsada? Mahusay! Dapat ay maging masunurin sa mga tuntunin sa trapiko. Pangatlong katanungan, anong kaugalian ang kailangan ng lahat sa tuwing naghihintay o nag-aabang ng masasakyan? Tama! Disiplina lang ang kailangan. Pang-apat, anong dapat sundin upang makaiwas sa aksidente? Magaling! Dapat ay sundin ang mga tuntunin sa trapiko. Panglima, sa palagay mo, ano ang mangyayari kung tayo'y masunurin at may disiplina sa paghihintay at pag-aabang ng masasakyan? Mahusay! Kaligtasan sa kalsada ay makakamtan. Para naman sa pagsasanay bilang tatlo, tukuyin ang mga babala na makikita sa kalsada. Hanapin ang sagot sa kahon. Ang mga pagpipilian ay loading and unloading, no U-turn, bawal tumawid, keep right. Una, ano ang simbolong ito? Magaling! Ito ay keep right. Pangalawa, ano ang simbolong ito? Tama, ito ay bawal tumawid. Pangatlo, ano ang simbolong ito? Magaling! Ang simbolong ito ay no U-turn. Para naman sa pagsasanay bilang apat, puna ng wastong salita ang mga sumusunod na pangungusap tungkol sa gawaing pangkaligtasan kapag sumasakay o bumababa ng sasakyan. Piliin ang wastong sagot mula sa kahon. Una, laging patlang sa pook sakayan habang naghihintay ng masasakyan. Anong mga salita sa loob ng kahon ang tamang sagot? Ito ba ay sasakyan, pumila, aksidente, babaan, kalsada, ligtas? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay pumila. Laging pumila sa pook sakayan habang naghihintay ng masasakyan.
Pangalawa, maging patlang sa kalsada kung may disiplina. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay ligtas. Maging ligtas sa kalsada kung may disiplina. Pangatlo, maging masunurin sa mga tuntunin sa trapiko upang maiwasan ang patlang. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay aksidente. Pang-apat, kaligtasan sa patlang ay makakamtan kung may disiplina ang bawat isa. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay kalsada. At panglima, pasahero ay laging ligtas kung susunod sa tamang patlang at sakayan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay babaan. Pasahero ay laging ligtas kung susunod sa tamang babaan at sakayan. Para naman sa pagsasanay bilang lima, sipiin sa kwaderno at lagyan ng check ang kahon kung ang pahayag ay tungkol sa wastong gawing pangkaligtasan kapag sumasakay at bumababa sa sasakyan. Una, maghintay ng sasakyan sa tamang pook sakayan. Ito ba ay may check o wala? Magaling! Ito ay may check. Pangalawa, bumaba ng sasakyan kahit saan. Ito ba ay may check o wala? Magaling! Ito ay walang check. Pangatlo, pumila sa pook sakayan habang naghihintay ng sasakyan. Ito ba ay may check o wala? Magaling! Ito ay may check. Pang-apat, makipag-unahan sa pagsakay. Ito ba ay may check o wala? Tama! Ito ay walang check. Panglima, ingatan ang mga gamit habang nakasakay. Ito ba ay may check o wala? Magaling! Ito ay may check. Para naman sa pagsasanay bilang anim, buuin ang pangungusap sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Kailangan ng disiplina upang mga bata, kayo na ang magbubuo ng pangungusap na ito. Mga bata, tama ba lahat ang inyong mga sagot? Kung ganon, magaling mga bata! Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang pangkalusugan ay mga paraan ng pag-iwas sa sakuna. Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!